Ang episode natin ito ay request ng mga kaibigan. Kung may nais kayong topic na gusto nyong ipagawa, i-comment nyo lang po lahat yan sa ibaba at babasahin natin at sisikaping matugunan lahat yan. Tara, simulan na natin. In today's episode, Adobe Photoshop Introduction, Menu, Tools, Layers, and Adobe Interface Familiarization. If you learned something new, please subscribe and hit that notification bell. Like, comment, and share this video from our Photoshop tutorial. Without further ado, let's get right into it. Ang Photoshop ay binubuo ng apat na bahagi. Ito ay ang Menu, Tools, Layers, at Adobe Interface. Kung mapapansin nyo, sa Photoshop, sa ilalim ng menu, ito ay binubuo ng File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, View, Window, at Help. Sa ilalim ng File menu, kapag kinlik nyo yan, marami kayong option na pagpipilian. Ito ang New, Open, Browse, Bridge, Open As, Present. Pag meron na kayong ginawa, very useful yan, hahanapin nyo lang yan. At ito naman, Save As. Ang dalawang to, napaka-importante din po yan. Kapag tapos na kayo sa ginawa nyo, yan, pwede nyo gawin save or save as. Check in, save for red, revert, place, import, automate, strip, info, print, print one copy, at pwede na kayong i-exit. Sa import, ito karamihan, scanner, kung meron kayong scanner na nakakabit, ito, very useful din po yan. Sa automation, ito ang pinakamaganda rito. Tatalakayin natin yan, susunod natin mga video. Yung contact sheet at image nomic console, exciting po yan. Napakagandang part po yan ng Photoshop. After po ng file menu, ito naman po yung edit, undo, forward, step backward, fade, cut, copy, merge, paste, spatial place, check spelling, stroke, at marami pa pong iba. Keyboard shortcut, menu, preferences. After naman po niya, layer menu, new layer, duplicate layer, delete layers. Ito po pwede nyong lagyan ng mga blending, mga effect kasama po yan. Kapag gumagawa na po kayo ng art ninyo, ma-resize. Kung papasin nyo, hindi po siya naka-highlight kasi wala naman pong naka-open. Pag may naka-open po, lahat po yan naka-block, highlighted. Which means pwede nyo po siyang gamitin. After that, type naman, panel, orientation, create work path, convert shape, rasterize layer. Lahat po ito, kinukontrol yung layer section. Pero may mga shortcut naman po yan kapag gumagawa na tayo. So, hindi na natin masyadong gagamitin itong ito. Kukonsentrate na tayo sa layer section para mas mabilis. Pa-select, ando doon din po yan. Kino-control din po nito ang layer section. Yung deselect, reselect, inverse, color range, transform, selection. Sa filter, ito po yung mga effects. Pwede nyo mag-blur yung background, distort, noise. Ito po, marami kayong pwedeng maging trading option dito kung ano yung gusto nyo. Depende kung ano yung
hinihingi dun sa design na ginagawa nyo. Dito naman po yung view from the world itself. Ito yung mga pag-view ng mga screen. Iba't ibang uri. Kung gusto nyo lagyan ng ruler, yung bawat layer na ginagawa nyo, dito po yun. Clear guides. Basta ito, makafocus itong view na ito sa visual ng ginagawa nyo. Yung mga guides, lalo na kung baselan yung ginagawa nyo, may kailangan tuwid. Yung mga letters o pati mga subject nyo, yan, maglalagay po tayo ng guide na kinakailangan. Sa Windows naman, ito naman po ay tumatalakay dun sa overall na function ng Adobe Photoshop. Kinokontrol to ng Windows. Workspace, appearances po ng Photoshop na ginagawa nyo. Yan, pwede nyo rin i-reset kung gusto nyo. Gumawa kayo ng custom workspace. O kung hindi nyo nagustuhan yung workspace na ginawa nyo, pwede nyo i-delete. Keyboard shortcuts and menu. Pwede yan. Kinlik nyo yan, lalabas yung mga keyboard shortcuts. Later on, di-discuss natin yan. Yung help naman, kung gusto nyo ng tulong, pwede na naman dito. I-redirect kayo yan kapag nakakulik kayo sa internet. Photoshop support, may gusto kayo. Kung may problema yung Photoshop nyo, pwede nyo i-click ito. Plugins. So, yan po yung parts ng Adobe Photoshop. Later on, gagawa na po tayo ng ating simple design. Sa kabila naman po, ito po ay ang tools ng Photoshop, yung mga ginagamit natin. Kapansin nyo, pag tinuro nyo yan, lalabas po yung pangalan yan. Move tool, rectangular marquee tool, lasso tool, quick selection, crop, eyedropper, patch tool, brush tool, clone stamp, history brush tool, eraser tool, gradient tool, blur tool, dodge tool, pen tool, horizontal type tool, path selection tool, custom shape tool, hand tool, zoom tool. Sa susunod na video natin, iisa-isay natin kung paano ginagamit ang mga tools na ito. Dito naman po sa layer section, dahil wala naman po tayong nabuktan, wala po kayong makikita dyan. Pero later on, pag gumawa na tayo ng art, dito minamanage ang layers. Dito naman po yung mga character, text, kasama po yan ng layer section. Shoutout po sa mga kaibigan natin, DJ, Noish Channel, Waldog Stive Calbron, Lyra 717, Jeffrey Doria, Sam Yurita, Cypher's Movie Talk, and Eric Mia. Kung may natutunan po kayo, pindutin nyo po ang like button. At kung bago naman po kayo sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa bago nating mga video.